Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa ados tayo ng Enero, panahon ng Pasko ng pagsilang ng Panginoon, gunitain natin ngayon ang dalawang obispo ng mapantas ng simbahan, si Dakilang San Basilio at San Gregorio Nacensino. Isama rin natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Labanan ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon na manikiisa sa atin sa mitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idaglag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Ukraine at sa Israel. Mga kapatid, ipinapahayag sa unang sulat ni San Juan na ang mga antikristo ay hindi tumatanggap ng ating Panginoong Hesus na siya ang Mesiyas, at dahil nila tumatanggap ng ating Panginoong Hesus na sarili na Mesiyas, hindi nila katanggap-tanggap ang Diyos na Ama. Sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Juan, ipinapahayag ni San Juan Bautista na hindi siya ang Kristo, bagkus siya ang tinig ng ilang na maghanda para sa pagdating ng manunubos na nasa gitna nila, ngunit hindi nakilala at hindi kinikilala. Sa buhay natin, kuminsan, hindi natin gaanong napansin at kinikilala ang kapangyarihan at kamay ng Diyos at pag-ibig niya sa atin, at dahil sa ating kahinaan at karupukan, tayo ay nagkasala. Kaya dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayong makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mong ang iyong sambayanan ay masilayan ang huwarang paumuhay at pangangaral ni na San Basilio at San Gregorio Nacensino. Ipagkalob mo sa aming kapakumbabaan ang iyong katotohanang maaasahan ay aming matutuhan, at sa aming pag-ibig, ito ay tapat naming magampanan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, sino ang sinungaling? Hindi ba ang tumatangging si Jesus ang Kristo? Ito nga ang Antikristo, ang ayaw kumilala sa Ama at sa Anak. Ang di kumikilala sa Anak ay di rin kumikilala sa Ama. Kapag tinanggap ni numan ang Anak, pati ang Ama'y sa Kanya. Pakaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gawin ninyo ito, mananatili kayo sa Anak at sa Ama. At ito ang ipinangako sa atin ni Kristo, buhay na walang hanggan. Ang isinulat ko sa inyo ay tungkol sa mga nagnanasang magligaw sa inyo.
ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang siya'y nananatili sa inyo, hindi na kailangan turuan kayo ninuman. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay, at totoo ang itinuturo niya, hindi kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Kaya nga, mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at hindi tayo mahiya sa Kanya sa araw na yaon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tumayo po tayo. Alleluia, 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 Alleluia. Nung dati mga propeta, ngayon na may anak niya, ang sugo ng Diyos na Ama. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propitang hinintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon.
ang propeta Isaias ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi ka pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y mangyari sa Bitanya, sa ibayo ng Jordan, na pinagbibinyagan ni Juan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Nazareno. Panahon pa rin ngayon ng Pasko. Kaya pakisabi sa katabi nyo, Merry Christmas. Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon, pero paghanda para sa kasunod na linggo na pagpapahayag o pagpapakita ng ating Panginoon. At ngayon sa ating mga pagbasa, ipinakilala kung sino talaga ang Mesiyas. Ang pagkilala sa tao ay depende sa isang tao, sa isang sambayanan, sa isang bansa, o dili kaya sa mga taong una sa lahat mayroong pagtingin ano ang kanyang pamilya, ano ang kanyang katayuan na sosyal at pang-ekonomiya, ano ang kanyang kultura at rasa, ano ang kanyang pinanggalingan na bansa o dili kaya ang pagtingin sa nakikita lang sa kanyang pagkatao, sa mukha, sa kanyang katawan o mga panamit. Pero hindi yan ang tunay na pagkilala ng tao. Dahil mayroong tinatawag na mali na pagkilala, mayroong hindi kinikilala, mayroong hindi nakikilala, mayroong huwad na pagpakilala at may o promosyon ng tao at mayroong paratang na mali na pagkilala. At dahil dito po nating tingnan ang persona ng ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesus Nazareno. Una sa lahat, ang sinasabi sa ating unang pagbasa, sa unang sulat ni San Juan, Kapitulo 2, verso 22 hanggang 28, na kung saan sinasabi ni San Juan, pagkaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Ano yung pagkaingatan nila na simula pa? Ito yung turo ng mga apostol na sa simula pa, ganito ang kanilang pagsasaksi tungkol sa Mesiyas na walang iba kundi ang ating Panginoong Nazareno. Pero mayroong mga Hudyo na hindi makatanggap sa ating Panginoon dahil para sa kanila, hindi Mesiyas ang Panginoong Nazareno dahil hindi niya natupad ang disenyo, ang pagkatao o ang mga personal na description sa darating na Mesiyas. Dahil para sa kanila, taliwas sa sinasabi ng mga hula at ng mga propita kung sino at ano ang maging Mesiyas. Pero sinasabi ni San Juan na totoo ang kanilang tinuturo, kaya huwag silang dapat madala sa mga iba't ibang nagtuturo ng mali sapagkat sila'y anti-Kristo. Ibig sabihin, sila'y ayaw kay Kristo at dahil doon, hindi nila katanggap-tanggap ang pagkatao ng ating Panginoong Nazareno sapagkat hindi siya ayon sa kanilang paningin, hindi sila ayon sa kanilang sining at kultura, hindi sila ayon sa kanilang mga initinuturing na mga patakaran
upang kilalanin na itong tao na ito ay bahagi ng lipunan nila, itong taong ito ay siyang pangako na Mesiyas, itong taong ito ay siya nga ang Kristo. Pero sa lahat ng mga kumikilala sa Kanya, ay ang pagkilala sa Diyos na gumawa ng mga kahanga-hangang bagay ayon pa sa Salmo 97 na ating napakinggan ngayon. Kahit sa ay mamalas natin ang tagumpay ng lahat ng mga kumikilala sa Diyos at ang pagkilala nila ayon sa tatlong tradisyon. Tradisyon ng Torah na tradisyon ito ng mga kautusan, tradisyon ng Nabiim o tradisyon ng mga propita na ito yung tinuturo ng mga propita. At pangatlo, tradisyon ng Kitubim, ito yung mga pagtuturo sa mga aklat ng karunungan at iba pa, na nagsasaksi at nagsasabi, ganito ang magiging Kristo, ganito ang Mesiyas na dapat siya na makikilala. Pero ngayon sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 1, Beso 19 hanggang 28, ang mga Hudyo nagpadala kay Juan Bautista ng kumikilatis sa kanya. Sino ba talaga siya? Siya ba ang Kristo? Aminin niya. Kung hindi siya ang Kristo, sino ngayon ang Kristo? Sinasabi ni Juan Bautista, una sa lahat, na hindi siya ang Kristo. Pangalawa, na hindi siya ang propita na hinintay nila. Pangatlo, siya ang tinig sa ilang o sa disyerto. Unahin muna natin itong tinig sa ilang o sa disyerto. Sa aklat ni Propita Isaias, Kapitulo 40, versikulo 3, na ito'y nasabi din ngayon na siya ang tinig sa ilang, sa versikulo 23, Kapitulo 1, Ebanghelyo ni San Juan, na ito ay quotation na more or less na malapit sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 40, versikulo 3, na tinig sa ilang. Sa Septuaginta na version, malapit-lapit nga. Ang napahayag dito sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 40, versikulo 3, ay ang salitang kod, kol, midbar. Kol, ibig sabihin tinig. Midbar, ibig sabihin ilang. Pero ang kol, midbar, iba rin ang kahulugan. Ang ibig sabihin dito, yung tinig sa isang lugar na walang kabuhay-buhay. Ibig sabihin, ang lahat ng tao na wala ng kabuhay-buhay, dahil mali ang kanilang akala, na akala nila ito yung sinusunod nila na tradisyon ng Torah o pagsusunod lang sa kautusan. Uli kaya sa mga turo ng propita, ganito ang nang isabuhay, o sa tulo ng mga aklat ng karunungan na Kitubim, yun lang dapat nilang sundin at sila'y maligtas na. Hindi. Sabi ni Juan Bautista, yan ay midbar pa rin. Ibig sabihin, ilang, disyerto, walang kabay buhay. Sapagkat ang tunay nagbigay buhay ay walang iba kundi ang ating pong Jesus Nazareno. Sapagkat ang Diyos ng buhay ay nagbigkas at sa kanyang pagbigkas, ang kanyang salita ay nagkatawang tao. Salamat na mahal na Birhen Maria at na siya'y naging katawang tao. Siya ang tunay na salita ng Diyos na nagkatawang tao pero hindi kinikilala, hindi nakikilala o ayaw kilalanin dahil mayroon silang sarili na bias sa kanilang pag-iisip. Kaya sinasabi ni Juan Bautista, pero nasa gitna ninyo, ibig sabihin, nasa loob na ng kanilang sambayanan ang Panginoong Hesukristo, Yehoshua na Messiah, hindi nila kinikilala. Pagkatapos, kung ano-ano ang kanilang mga tinatanong kay Juan Bautista. Kaya sinasabi ni Juan Bautista, una, versikulo 26, Kapitulo 1 ng Ebanghelyo ni San Juan, ako'y nagbibinyag sa inyo ng tubig lang. Ibig sabihin, tubig sa paglilinis. At ito'y simbolo ng kanilang pagbalik loob na hindi na sila magkasala.
Pangalawa, sinasabi ni San Juan Bautista na ating patron sa Versio 27, Kapitulo 1, Ebanghelyo ni San Juan, mayroong darating na maski ang pagkalagman lang ng tali na kanyang panyapak ay hindi siya karapat-dapat dahil iyon ay tunay na anak ng Diyos. Dahil siya ang Mesiyas, siya ang Kristo. Tinuturo ni San Juan Bautista kung sino si Kristo sa mga taong nagtatanong sa kanya. Tayo na mga Kristiyano, dapat ding magpakilala kay Kristo sa ating kapwa-tao. Sapagkat ngayong panahon at postmodern na panahon, ang kinikilala natin ay ang mga apps sa cellphone, ang mga computer games, ang lahat ng mga tinatawag na mga cyber na teknolohiya na kung minsan ang pinapairal ay ang AI o artificial intelligence at nawala na doon ang Diyos. Nawala na roon ang mga salita ng Diyos na dapat tayo ay ating kilalanin at ating ipakilala at dapat nating tingnan na gumagalaw pa ang Diyos sa buhay natin, nariyan pa siya at dapat na siya ay pansinin, na dapat siya ay bigyan natin ng tunay na papurit-papugay sapagkat siya naman ang Diyos na dumating ngunit hindi nakikilala. Pero itong panahon ng Pasko ay paghanda rin para sa darating na mga panahon na kung saan darating ang ating Panginoong Diyos sa katapusan ng panahon na tinatawag natin na panghuli na panahon. Pero siya ay dumating na. Narito na siya. Narito siya sa mga taong mga nagpapahayag na siya. Sapagkat sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 25:40, kung anong ginagawa niyo sa pinakaaba kong mga kapatid, ay ginagawa niyo sa akin. Nariyan siya sa mga mahirap at mga aba nating mga kapatid. Nariyan siya sa mga sakramento. Narito siya sa ating Eucharistia o banal na misa. Naroon siya sa ating mga pagbasa sa Biblia, sa mga banal na salita. Nariyan siya sa lahat ng mga pangyari sa buhay na kung saan tayo ay kanyang iniligtas at tayo ay tinutulungan. Sa panahon ng karimlan ng buhay and moments of darkness, siya ang ating light, siya ang ating liwanag. Sa panahon na kung saan tayo nalito, siya ang ating gabay. Sa panahon na walang tayong tunguhan at direksyon sa buhay, siya ang ating direksyon. Kilalanin natin ang Diyos sapagkat magpahanggang ngayon, siya ay narito. At ang sumisigaw sa ilang na si Juan Bautista, nagpakilala sa kanya, ipakilala rin natin, narito ang Panginoon. Dapat natin siyang mahalin. Dapat natin siyang paglingkuran. Higit sa lahat, dapat siyang isa puso natin na Panginoon ng ating mga puso. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo po tayo. Minamahal ko mga kapatid, itunuring ni Juan Bautista ang kanyang sarili na hindi karapat-dapat sa tungkuling ipagkatiwala sa kanya ng Diyos. Sa kabila nito, tinutupad niya ang kanyang misyon sa diwa ng paglilingkod at kababaang loob. Taglay ang ganitong diwa, lumapit tayo sa Ama upang tulungan niya tayo sa ating mga pangailangan at atin pong itutugon, banal na guro, lukuban nawa kami ng iyong espiritu. Banal na guro, lukuban nawa kami ng iyong espiritu. Ang mga lingkod ng simbahan naway tumupad sa kanilang tungkulin ng may pagpapakumbaba at kabutihang loob. Manalangin tayo. Banal na guro, lukuban nawa kami ng iyong espiritu. Ang mga may katungkulan sa pamahalaan naway magtaglay ng tapat na hangaring kumilos para sa kapakanan ng lahat ng mamamayan at hanapin ang ikabubuti ng lahat sa halip na unahin ang pangsarili nilang kapakanan.
manalangin tayo. Banal na Guro, lokoban nawa kami ng iyong Espiritu. Ang mga magulang at guro, naway maging inspirasyon ng mga kabataan at mag-aaral at maghikayat sila sa pagtitiyaga at pagsisikap sa pag-aaral sa kabila ng kahirapan at pagkabigo. Manalangin tayo. Banal na Guro, lokoban nawa kami ng iyong Espiritu. Ang mga may sakit, naway magkaroon ng kapanatagan ng loob sa pamamagitan ng ating pagmamahal at pangangalaga. Manalangin tayo. Banal na Guro, lokoban nawa kami ng iyong Espiritu. Ang mga namayapa na ay makatagpo nawa ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Banal na Guro, lokoban nawa kami ng iyong Espiritu. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoon, sa pamagitan ni San Juan, tinuturuan mo kaming maging mga abang lingkod. Loobin mo na matularan namin ang kanyang halimbawa upang makasalo kami sa iyong buhay sa kaharian kung saan ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Ako ay isang batang pastor, napatungo sa Belen. May dala na maiaalay kay Jesus sa sabsakan. Tayo na sa Belen, tayo na sa Belen. At doon ay sarap paglawitan sa tabi ng sapsaba. Ako'y may dalang tinapay, alak na dulot ay lakas, sa aming ay magbibigay buhay, O Jesus na manliligtas. Tayo na, sa Belen, tayo na sa Belen. At doon kay sarap pag-awitan sa tabi ng sabsaban. Tumayo po tayo. Manalangin niyo, Batid, upang paghahain natin at kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ngayong sinaw San Basilio at San Gregorio ay kalugdan mo nawa at bilang tugon sa kanilang tiniturong kaalaman, ikaw ay aming pinupuri at pinasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong sina San Basilio at San Gregorio at pinarangalan sa buhay ng totoong oliran at pagiging maasahan sa panungkulan kahit si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa mga siwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa malayang kanilang niukol kaisa ng sambayanan dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga nagsisiawit ng papuri sa pais sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kay sumitan ng Espiritu yung banal na makaloob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po tayo. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Itinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at niusin na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay may pag-asang sila muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan niripatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol, kaysa ni San Gregorio, na San Ceno, at San Basilio, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz, ni Mele, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga galing na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at nilay sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Cristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, iyon siyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sang-sanggol, anak ng Birhen, ang siyang isinilang ngayon sa Belen. Dulot niya ay kaligtasan at kapayapaan sa sanlibutan. Siya'y prinsipe ng kapayapaan at tagapayo ng mga tao. Siya'y maawain ama ng lahat at tatawagin siyang Emmanuel. Tayo na dalawin natin sanggol sa sabsaban ating sambahin. Sa mundo'y pinakaloob sa hangahangang biyaya ng Diyos. Siya'y prinsipe ng kapayapaan at tagapayo ng mga tao. Siya'y maawain ama ng lahat at tatawagin siyang Emmanuel. Tayo na dalawin natin sanggol sa sabsabang at sabahin. Sa mundo'y pinakaloob sa hangahangang biyaya ng Diyos. Sa biyaya ng Diyos.
announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass in service sa darating na January 4, 2024, Webes, sa ganap na ika-6 ng gabi. Pakiisa po tayo. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Pinansupis. Ang oras ng Pinansupis ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI, Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwiskan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsasalo-salo sumubuhay na pagkain si Kristo ay paturuan mo sa gurong si Kristo upang sa pagitan namin kina San Basilio at San Gregorio, kami matuto ng maaasahang katotohanan mo at sa pag-ibig ay magampanan namin ito. Sa pagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa Ekaristiyo, banal na misa, kayo sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pamasang Nambana ni Jesus Nazareno at naugnay sa iba't ibang social media platform na course posting sa iba't ibang paraanaway. Ang inyong panalangin ay dinggay ng pong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat na laging nagbibigay ng tulong sa Quiapo Church. So, pamakatulong ang Quiapo Church sa mga kapwa natin manghirap at nangailangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. At palakpakan po natin lahat ng naglilingkod at lahat ng narito upang tayo ay magpapasalamat sa ating pong Jesus Nazareno sa kanyang pagdating sa Pasko ng kanyang pagsilang. Alalahanin natin, nariyan lang ang Panginoong Diyos. Hindi tayo ang naghahanap sa Kanya. Tayo ang hinahanap Niya. Buksan natin ang ating mga puso upang Siya ay maghahari ng ating mga puso at ibigin natin Siyang tunay. Ngayon po, ang pagbasbas, mangyari po lamang itas bagya, mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihagos ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kailangan yung kana nagsusumamo sa iyo. Makamtan na wanila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng iyong utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga nalaming imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng binisyon nito naway maalala ang pangako ng sumunyag na ikaw ang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ang kapipan, pag-ibig at pag-asa ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa purihin Diyos. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.